Hi guys! So finally, I'm back. So it's been a while, since forever, but I am back. So I thought it would be fun if I will share with you what's in my office table dito sa church. So disclaimer lang pala before we start. So this table ay hindi talaga siya legit office table. So pinagtagpi-tagpi lang namin siyang mga tables and yun. More of videos church related, Christian living related. Pupunuin natin tong YouTube channel natin ng mga ganung bagay. So without further much ado, let's go and do our office table tour. Okay, let's go. Okay guys, so let's do this. I'm not gonna film na my face para dito na tayo sa back camera ng aking cellphone. But this is the first thing that you will see in my table. So our family picture. Yay! So that's my family. That's the Peruanas family. So that's my dad, our senior pastor, and our senior pastor, and my brother, me, and my brother also. So ginawa ko lang yung collage. Tapos sa tabi niyan, nagkakamad kasi kami ngayon ng first re-encounter na ginanap namin dito sa John of Faith. So I thought it would be fun na ilagay ko na lang dito yung program namin. And then, my name, na ginawa ka lang din namin, DIY. And what I love about this side is marami akong saksakan. Kaya lang dahil sa sobrang dami, ginamit namin siya. So makikita nyo, napakaraming mga cords. So ito ay para sa aming internet. So, yan, PLDT home fiber. And then this one, nakakonekta to sa isang pinakamahabang... Ayun. Okay, behind this wall is the pantry. Okay, so, aka kutsina. Okay, so meron tong microwave and thermos. So, ayan. Extension wire. And then, at least meron pa akong dalawa. Tapos ito, remembrance lang kay Rejoice. Bago siya umalis, sabi ko, pakiayos yung layout ng aming office. And ito yung ginawa niya. Ah, diba? Ang ganda. And then, these are my to-do list ngayon. Ngayong araw. So, commonly, tinatanggal ko lang to after matapos na yung araw. And this, by the way, kita niyo ba to? Okay. So, ang kapatid ko ang gumawa ng bagay na ito. So, basta, paraw yan sa aming internet. And this ay yung schedule ng aming life class program. And then, yung previous batch namin ng life class. So, ito yung mga dates to remember. And then, after that, sa babang baba niya, ayun na. Meron ako dito calendar. Yes, it's September. Okay, so as I was saying, after my puncture, pang malakas ang puncture dahil makakapal ang aking mga pinapunch dyan. So, medyo na, meron ako dito mga nakastock ng mga notebooks and books. So, this notebook is, I call it my sermon notebook. So, lahat ng sermon na every Sunday, Thursday, every midweek services, or any preaching na ginawa dito sa church for the year 2019, nandito sila. Dito ko sila tinitake down notes. Mayroon akong dalawang re-encounter manual. So, ito, sobra lang tong isa. Ito, ito yung akin. And then, I have SOL 1 and SOL 2 na life class or destiny training books. And this, alam nyo to, feeling ko nakita nyo tong dalawang to sa aking what's in my bag before sa video. So, ito yung aking notebook na dinadala every time may conference, may seminar, may mentoring. And then this, ito yung dating luma kong devotional notebook. So, iniwan ko muna sila dito
Kasi ito, yung meron akong mga devotions dito na magagamit ko for my susunod, sa mga susunod kong preaching. So, iniwan ko na siya dito sa church para madaling mahanap. Tapos, ito naman ay katatapos lang ng mentoring. Kaya, nandiyan siya. Next, itong dalawang notebook na to ay filled with my personal own messages, prepared sermons, prepared messages. So, I still use these things for my references sa mga susunod ko pa or mga bubuin ko pang mga messages. So, kaya nandito lang sila. Next, meron ako ditong handouts. May inatinan kami before. Ayan, may pre-assignment. So, nagawa ko po yun. Nagawa ko po yan. Hindi lang namin napasa. So, ayan. May inatinan kami isang seminar. And, ayan. Or, actually, training. So, ayan. Dito ko muna siya na-stock. And then, these are my luma. Lumang post-encounter material. Personal to akin to. This is my... Sa next side naman is yung mga books na nandito sa aking office table. So, nakuha ko to kay Papa and sa aming library doon sa Bible School. So, kaya may mga reference books ako dyan about the Old Testament and the New Testament. So, asaya lang niya na meron tayo niyan dito sa church. And then, the Pastor Evangelist Bible na nakuha ko kay Papa. This small book is actually a manual for editors and writers. Ayan. And bala ko lang siyang basahin, very light. And then another book from Ino and a small book about campus and some flyers. This red book is the 1-year Bible and the Pilgrim's Progress. So, nakuha ko lang rin yan. Mga regalo rin yan sa akin. And then, this is the files of our church. Hindi ko na masyado ipapakita. Ito na lang, yung clock. This is a gift from Mercy. So, ayan na, Mercy. Nadikit ko na siya. And then, the telephone. So, kapag may tumatawag, kailangan lang nating sagutin. And then, ayan, may mga scratch papers ako dito sa green basket ko. And then, ayan, the coin envelope. Actually, may mga notepads dyan sa ibaba. And then, ayan, scratch papers pa rin na medyo half page na siya ng bond paper. And then, ayan na yung mga supplies natin. Ball pens, and then ribbons, staple wires, thumbtacks, staple wires, clips, and even yarns. And then this one is dinagdag lang natin sa video. Pero kasi iiwan ko na rin to dito sa church. So, isama na natin. Itong pouch na to, nakita nyo na to sa What's in My Bag video. Pero iba na yung laman niya ngayon. Ang laman niya na is yung aking New King James Bible. So, dito ko na siya nilagay kasi nung pasukan na, ang lakas lagi ng ulan and natatakot ako baka mabasa yung Bible. So, nilagay ko na siya sa trusted na pouch. And then, this book is a giveaway para sa aking best youth leader na tinanggap ang aking challenge. And then, this big notebook. Ayan, regalo to sa akin ng dalawang disciples ko from General Trias. Ayan, so what she tackles, she conquers. So, dito sa notebook na to, sinusulat ko yung ilan sa mga na-prepare kong messages this 2019. So, ilan lang kasi yung iba nandito na sa aking phone and yung iba nandun sa laptop ni Mama. So, ayan. Example, itong aking ask message. So, na ginawa ko. So, mahilig talaga ako sa mga acrostic messages. And some drafts na mga messages nandito din. So, may kulang pa akong isa. Word, the Abba. So, if you want to help me, comment down below, guys. So, yan. Diyan ko lang sinusulat lahat ng aking mga messages. And then, this water bottle from Babyline. And some treats para sa aming discipleship students. And, yan. So, mga dinagdag natin yan sa video. So, I think that's it. Thank you so much for watching this video. And I hope nag-enjoy kayo
sa mini tour, may parating actually na news table. So pagka naiayos natin, sige, ipakita ko ulit sa inyo. Thank you so much again for watching this. God bless po.